Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates! Chris Newsom, may patama nga ba sa PBA at Ginebra? Wala rin daw safe na koponan ngayong playoffs. Ano nga ba ang dahilan kung bakit natalo ang Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts? Sa nakalipas nga na Game 2 Semifinals ay nagawa na ngang maitabla ng Meralco ang series matapos nilang itumba ang Barangay Ginebra sa score na 91-103. Pero paano? At ano nga ba ang naging dahilan ng pagkakatalo ng Barangay Ginebra? Unang-una nga ay nang dahil dito sa dalawang key players ng Meralco na si Chris Newsom at Alain Maliksi. Meron nga silang combination of 45 points sa nakalipas na Game 2 semis. Ang dalawang yan nga mga chong, ang pinaka nagpahirap sa Barangay Ginebra dahil sa kanilang mainit na opensa. At yan nga yung kailangan magawan ng paraan ni Coach Tim Cone kung paano nila lilimitahan itong si Alain Maliksi at Chris Newsom sa darating na Game 3. Bukod kay Maliksi at Newsom ay isa pa sa naging problema ng Barangay Ginebra ay napakarami nga nilang free throws na nasayang. Napakarami ngang free throw attempts ng Ginebra pero malaking porsyento yan ay hindi nila naipasok. Napakalaki sana ng magiging impact niyan sa laro kung halos lahat ng kanilang free throws ay nagawa nilang maipasok. Free throw shooting nga yung pinaka naging problema ng Barangay Ginebra at hindi nga lang yan ngayong semis nangyayari. Problema na yan ng Ginebra nitong mga nakalipas nilang laro. At oras na siguro para mag-step up itong si assistant coach Richard Del Rosario na tutukan ang kanilang mga players na i-improve pa ang kanilang free throw percentage. Bukod nga sa free throw ay hindi rin maganda yung kanilang 3-point shooting percentage. Dahil sa kanilang 19 attempts sa 3-point area ay lilima lang ang nagawa nilang may pasok. 3-point shooting nga yung pinaka naging dahilan ng kanilang pagkakapanalo sa nakalipas na Game 1. At yan nga ang hindi nila naipakita sa kakatapos lang na Game 2. Kaya naman, bigo silang makuha ang panalo. At ang pinaka naging problema talaga ng Barangay Ginebra sa Game 2 semis ay napakalaki nga ng binaba ng kanilang assist. Nag-a-average nga ang Barangay Ginebra ngayong All-Filipino ng 25 assists per game. Yan nga yung pinaka bread and butter ng Barangay Ginebra. Kaya successful at maganda ang kanilang ipinapakitang performance dahil tumatakbo nga ng maayos ang mixed triangle offense ni Coach Tim Cone. At sa nakalipas na Game 2, ay yan ang pinaka naging malaking problema ni Coach Tim Cone sa kanyang koponan dahil nakapagtala lang sila ng 14 assists. Napakababa at below average nga yan ng kanilang koponan. At nang dahil sa hindi maganda yung kanilang ball movement, mababa yung assist, ay hindi nga nila na-execute ng maayos ang kanilang opensa. At ang nakikita nga nating dahilan kung bakit biglang bumagsak yung assist ng Barangay Ginebra ay nang dahil sa mahigpit na depensa ng Meralco Bolts. Mukhang na-scout na nga ng Meralco kung paano ang sistema ni Coach Tim Cone. At pansin na pansin nga yan mga chong dahil napuwersa nga nila ang Barangay Ginebra na mag-rely lang kay Christian Stan Hardinger. Mas gugustuhin nga ng Meralco na kay si Stan na lang tatakbo yung opensa ng Ginebra dahil mas deadly yung opensa ni Coach Tim kapag umikot ang bola. Kung nakaisistan lang ang bola, ay may chance na madidepensahan nila ito at bababa yung 3-point shooting percentage ng Barangay Ginebra, which is
Nangyari nga, napakababa ng 3-point shooting ng Ginebra maging ang kanilang assist. Ang tumaas lang ay ang puntos ni Sistan kung saan nakapagtala ito ng kanyang career high 41 points. At mukhang nagawa ng Meralco ang kanilang game plan dahil napababa nila yung 3-point shooting at assist ng Barangay Ginebra. Kung ang Ginebra ay bigo na makuha ang panalo, ay may pinapatamaan nga itong si Chris Newsom dahil noong game 1 matapos matalo ang Meralco Bolts ay nagpost nga si Newsom sa kanyang Twitter post kung saan sinasabing all I hear is apologies with no accountability. How fun! At ngayon nga, nananalo na ang Meralco Bolts ay natanong itong si Chris Newsom sa press con interview kung patungkol saan ang kanyang cryptic post. Patungkol nga ba yan sa officiating noong game 1? Patungkol sa Barangay Ginebra? O sa kanyang mga teammates? Sinagot nga yan ni Chris Newsom pero hindi niya nga nilinaw kung patungkol saan ang kanyang Twitter post. Isang araw siyang big advocate ng pagiging accountability. Hindi niya nga daw sinasabi na patungkol yan sa kanilang locker room o patungkol sa PBA. Pero umaasa nga itong si Chris Newsom na kapag may nagkamali ay aminin na lang, tanggapin ang pagkakamali at harapin ang consequences. Ayon nga sa mga naging pahayag na yan nitong si Chris Newsom ay mukhang ang officiating ang kanyang pinatutungkulan dyan. Dahil dagdag pa ni Chris Newsom ay itong araw ang PBA, We Are Competitive Basketball League. Kaya wala nga raw kuponan ang nakakasiguro. Kinoment naman ni Chris Newsom ang naging performance ng Barangay Ginebra. Hindi nga daw sila po pwedeng magkamali dahil po pwede daw yung i-capitalize ng Barangay Ginebra. Sa ngayon ay tabla na nga ang series. No time nga raw for celebration para kay Chris Newsom at paghahandaan daw nila ang game 3.